Magandang umaga po, brothers and sisters. So, para po mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po kung na yung mukha at manalangin. Banal at mahabagi naming umang Diyos na sa amin ay patuloy nagmamahal. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkalad niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig hatabag sa amin, isinakripisyo niyo po ang inyong buto na anak na si Yesu Cristo para magpasa ng lahat naming mga kasalanan dahil sa kanyang pagganak ng dugo, ay nalinis ang lahat naming mga kasalanan. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito, labis-labis po kami nagpapasalamat. Papasalamat din po kami sa oras po na ito na binibigay niyo po sa amin upang magkasama-sama dito po sa lugar po na ito upang pagsaluhan ng iyong salita. Salamat po na pinagkalooban niyo po kami ng pagkakataon na ito upang makita rin ang mga brothers and sisters at sama-sama po namin mapakinggan ang iyong salita. Tinadalangin din po namin na sa orasin po na ito ay samahan po nawa kami ng Espiritu Santo at tulungan po kami maunawaan ng aming pag-aaralan. At nawa ito'y maging kalakasan po namin sa natitira po naming buhay dito sa aming sa Christian life namin. Aming Ama, mas nahigit po namin nakikita na ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay nagiging obvious na para sa amin at sinasabi nito na malapit na po kayong dumating. Kaya pakiusap, sa natitira po namin buhay dito sa mundo ay naway magawa po namin ang iyong kalooban, lalong-lalo na yung pangangaral po ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Alam po namin na kami po'y mahina at walang sapat na kakayahan para magawa ito aming Ama. Kaya pakiusap, tulungan at gabayin niyo po kami. Sa oras po na ito, nawayang salita ay mailagay sa aming mga puso at ito'y maging biyaya sa aming mga buhay at ito'y maging biyaya din sa aming Christian life at naway ito'y maisabuhay po namin at ito'y maipakita namin bilang pasasalamat sa lahat ng biyaya na patuloy po ninyong binibigay sa amin. Sa orasin po na ito, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Dinadalangin po namin sila na ingatan nyo rin po sila at kabayan at naway maihanda rin po nila yung kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganun din dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa naman po sila at naman po yung kanilang ginagawa, patuloy nyo po silang ingatan, patuloy nyo po silang gabayan naming Ama bilang sa pagpapatuloy ng kanilang buhay upang hindi sila matangay ng sanlibutan at hindi po sila malihis sa iyong landas. Aming Ama, sa iyo lamang po kami umaasa at natitiwala at maraming maraming salamat po. Sa orasin po na ito, bilang tagapagsalita dito po sa inyong iglesia, humingi po ko ng tulong upang maipangaral ko po ang iyong salita at naway ito ay maging kalakasan din po para sa akin at hinihiling ko po ang iyong karunungan, ang kaalaman at higit pang pagkaunawa sa iyong salita. Muli, maraming maraming salamat po at sa iyo lamang po namin ito lahat ipinagkakatiwala. Ito po ay aming dinadalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan. Ebanghelyo ni Juan, chapter 12. Babasahin po natin yung verse 26. Ebanghelyo ni Juan or John, chapter 12, verse 26. Pabasahin po natin ito ng sabay-sabay kung nakita na po. Okay, so nakita na po. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung sa sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Okay, so dahil sa biyaya ng Diyos, ay patuloy po tayo nagkakaroon ng pagkakataon para magkatipon-tipon at siyempre makapakinig ng kanyang salita. So ito pong verse na binasa po natin, ito po yung pag-aaralan natin na paglilingkod sa Panginoon. So tayo, bilang mga naligtas, naturally, meron tayong pagnanais na maglingkod sa Diyos pagkatapos nating maligtas. Ito hindi lang itinuturo or hindi lang ito inuutos, kundi ito ay galing sa bukal na puso natin dahil nga iniligtas tayo ng Diyos. At bilang pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating Panginoon,
naturally yung puso natin gusto maglingkod sa Kanya. Kaya nga, sabi dito, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. So, yung buhay ng paglilingkod ay isa sa mahalagang bagay na kailangan natin matutunan pagkatapos nating maligtas. At habang tayo nagpapatuloy sa Christian life natin, tuloy-tuloy din yung ating paglago at tuloy-tuloy din yung paglago ng ating paglilingkod sa Panginoon. Siyempre, yung mga bata, yung mga newly born na mga bata, hindi pa naman nila kaya maglingkod sa kanilang mga magulang. Hindi pa naman nila kaya mag-serve. Tama po ba? Pero yung mga bata, habang lumalaki sila, meron silang puso na paglingkuran yung nanay at tatay nila. Tama po ba? Same din sa atin bilang mga Kristiyano. Nais din nating paglingkuran yung ating ama na nagligtas sa atin. Yes, sa umpisa, nung tayo mga newly saved pa lang, yes, meron tayong puso, pero limitado pa yung kakayahan natin kaya hindi pa natin masyadong alam o hindi pa natin masyadong kaya para maglingkod sa Panginoon. Pero habang nagpapatuloy tayo sa ating Christian life, tuloy-tuloy din yung paglago ng ating pamumuhay bilang Kanyang anak at tumalago din yung paglilingkod natin sa Kanya. Kaya yung paglilingkod ay napakahalaga para sa atin bilang isang Kristiyano. At ito yung isa sa mga pangunahing bagay na kailangan natin tuloy-tuloy rin na ipractice sa Christian life natin. Kung sinasabi natin na tayo isang Kristiyano, meron din tayo dapat na puso na mayroong paglilingkod. Siyempre sa Panginoon at ganun din sa mga brothers and sisters. Dahil ito yung isa sa magandang example ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sa Diyos na hindi nakikita, kundi ganun din sa church na nakikita. So halimbawa, yung mga Israelita, bakit ba sila inilabas ng Diyos mula sa Egypt? Bakit ba sila tinulungan ng Diyos dun sa Egypt? Diba? 400 years silang inalipin dun sa Egypt. Bakit kaya sila inilabas? Dahil lang ba sila inahihirapan? Dahil lang ba dumadaing yung mga Israelita sa kanya? Di po. Sinabi sa Biblia na nais ilabas ng Diyos yung mga Israelita para siya ipaglingkuran, para siya ipagsambahin. Alam natin dun sa loob ng Egypt, mayroong mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, alam natin na ito hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nais ng Diyos para sa mga Israelita na alisin yung bayang kanyang pinili dun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nais niya na sambahin lang yung Diyos na buhay. Kaya nga, ganun din sa atin. Noon, ang pinaglilingkuran natin, yung ating sarili, dito sa sanlibutan. Pinaglilingkuran natin mismo yung sanlibutan. Pinaglilingkuran din natin minsan yung ating kapamilya o yung ating mga anak. Pero nais ng Diyos na mag-focus tayo sa Kanya na dapat siya lang yung ating paglingkuran. Kasi nga, yung Diyos, siya yung unang naglingkod sa atin. Paano niya tayo pinaglingkuran? Gaya ng sinabi sa Marcos chapter 10 verse 45, yung Diyos ay naparito hindi para paglingkuran, kundi siya yung maglingkod para sa atin, para ibigay yung Kanyang sarili na pantubos para sa atin. Yun yung pinakamagandang paglilingkod na ginawa ng Diyos para sa atin. Ibinigay niya yung Kanyang buhay para rin sa atin. So kaya nga, napakahalaga ng paglilingkod para sa atin. At yung araw ngayon, sa araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay yung paglilingkod sa Panginoon. So unahin natin yung general na meaning ng paglilingkod. Dito sa mundo, merong isang klaseng service na ginagawa yung mga tao. Ito yung service na pusang loob at yung service na binabayaran. Kadalasan, ano po yung ginagawa natin dito sa mundong ito? May servisyo na lagi tayong gusto na binabayaran o may kapalit. Tama po ba? Yes, yan yung kinabubuhay natin. Pero syempre, sa harapan ng Diyos, kahit na hindi niya tayo bayaran, kahit hindi niya tayo bigyan ng kung ano man, meron tayong puso na maglingkod para sa Kanya. Yun po yung natural. Naintindihan po. Pero yun nga, yung mga tao sa panahon natin, yes, tumatawag daw sila sa Diyos. Sinasabi nila na naglilingkod naman kami sa Diyos, nagsiserve kami sa Diyos. Pero ano pong ine-expect nila? Palaging gusto nila may kapalit. Tama po ba? Gusto nila na kapag naglingkod daw sila sa Diyos, kapag meron daw silang isinakripisyo para sa Diyos, nag-expect sila, o Diyos, nasaan na yung bayad ko? Yan po yung ginagawa ng mga tao sa panahon po natin ngayon, pero hindi po yung tinatanggap ng Diyos na paglilingkod. Nais niya, yung paglilingkod sa Kanya ay kusang loob. Naintindihan po. Yung ikaw yung mismo yung may pagnanais. Kahit na walang ibigay or kung meron mang ibigay yung Diyos para sa iyo,
yung puso natin ay dapat na mayroong pagbibigay sa Diyos ng bukal sa puso. At sabi nga sa Biblia, sa Hukom chapter 5 verse 9, ang aking puso ay nasa mga pinuno sa Israel, na kusang loob na naghandog ng kanilang sarili sa bayan, purihin ng Panginoon. Yung bansang Israel, yes, meron po silang panahon na ibinigay nila yung kanilang sarili na kusang loob para sa Panginoon, kusang loob na paglilingkod sa Panginoon. Kailan po itong panahon na ito? Noong panahon ni Haring David. Noong panahon po ni Haring David, yung mga Israelita ay talagang lubos na sumusunod sa Diyos sa pangunguna po ni Haring David. Kusa po nilang ibinibigay yung kanilang sarili para sa Panginoon. At yung time na yun, yung Israel ay talagang napaka makapangyarihan, talagang walang nakakatalo sa kanila. Bakit? Dahil nga mismo nagsimula sa puso nila na nais silang maglingkod para sa Panginoon. Naintindihan po. Kaya tayo naman, para din maging mabiyaya yung ating Christian life, para din maging mabiyaya or mabunga yung pamumuhay natin bilang anak ng Diyos dito sa lupa, kailangan makisimula dapat sa ating puso. Kung yung puso natin, walang kusang loob na paglilingkod sa Panginoon, lahat po ng gagawin natin magiging sapilitan lang. Magiging parang inutusan lang. Hindi po yun maganda sa harapan ng Diyos. Kaya nga, nais ng Diyos yung kusang loob na paglilingkod sa Kanya. Tingnan po natin ito. Josue chapter 24 verse 14. Atras po tayo sa Lumang Tipan. Josue Josue chapter 24 verse 14. Ito na po yung mga panahon na mamamatay na po si Josue at nagbibilin siya dun sa mga Israelita dun sa bayan ng Diyos. Josue chapter 24 verse 14. Nakita na po? Okay, babasahin po natin ng sabay-sabay. Josue chapter 24 verse 14, 3-1. Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at ang inyong paglingkuran ang Panginoon. So sabi nga dito ni Josue, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Ano pong ibig sabihin ng katapatan at sa katotohanan? Sabihin, kusang loob. Walang pagkukunwari, walang sariling agenda. Kung susunod sa Diyos, mayroong sariling pakinabang, wala. May katapatan at katotohanan. Ito po yung nais na paglilingkod ng Diyos para din sa atin bilang mga anak niya. At para magawa natin makapaglingkod sa Kanya ng katapatan at katotohanan, ano pong sabi dito sa may bandang gitna? Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa ito. Alam natin yung mga Israelita, isa sa naging mabigat na kasalanan para sa kanila ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yung talaga'y kinagalit ng Diyos. At dahil dun sa kasalanan na yun, napakarami mga Israelita ang namatay. Nais na mga Israelita na maglingkod na sa Diyos ng buong puso. Kaya nga sabi ni Josue, kung gusto niyo paglingkuran ng buong puso yung Panginoon, kailangan niyo munang alisin yung mga Diyos-Diyosan sa puso ninyo. Yes, sa atin din, meron din tayong pagnanais na paglingkuran yung Diyos. Tama po ba? Meron po ba? Meron. Tama po ba? Pero para magawa natin yun, ano pong kailangan natin gawin? Sabi dito, alisin muna natin yung mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran natin. Yes, sinasabi natin, gusto natin paglingkuran yung Diyos ng buong puso. Pero minsan, may mga times or may mga pagkakataon na minsan hindi natin lubos na pinaglilingkuran yung Diyos ng 100%. Minsan nagiging option na lang yung Diyos sa Christian life natin. Hindi natin yun pwedeng ibigay sa Diyos ng 100%. Nais niya para sa atin buong puso. Ano bang ibig sabihin ng buo? Sabihin 100%. Naintindihan po? Ayaw ng Diyos na mayroong kahati sa ating puso. Kaya nga sabi sa Biblia, hindi tayo pwede makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi it's either yung isa, paglilingkuran natin, yung isa,
kamumuhian natin. Hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa dalawa. Kailangan isa lang. Naintindihan po. Pero sa panahon po natin ngayon, kahit tayo po mga Kristiyano, kahit tayo mga naligtas na, minsan, nauhulog din tayo sa pagbaling sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan o kaya paggawa ng mga Diyos-Diyosan sa puso natin. At ito po hindi maganda sa Christian life natin. Kaya kailangan natin suriin yung ating puso. Ako ba? Meron ba akong lubos na pagnanais na paglingkuran yung Diyos ng buong puso? Or minsan, 50% lang. Or minsan, 80% lang. Minsan, 99% lang. Diyos, pwede na siguro yun, 99%. Mataas na percentage naman na yun. Pero tatanggapin kaya ito ng Diyos? Yung 99%, tatanggapin po kaya niya? Ano po? Tatanggapin niya o hindi? Anong gusto niya? Buo, 100%. Naintindihan po. Para magawa yon, kailangan alisin muna natin yung mga Diyos-Diyosan sa sarili po nating puso. Minsan, nasusubok yung puso natin kung yung Diyos ba talaga yung pinaglilingkuran natin. Minsan, nasusubok yung puso natin kung yung Diyos talaga yung pinaglilingkuran natin. Minsan, kapag Wednesday sermon. Alam ko po, busy. Lahat ng mga Kristiyano kapag Wednesday sermon. It's either busy sa trabaho or busy sa school or kung ano mang gawain. Pero mahalaga yung Wednesday sermon. Tama po ba? Tama po ba? So, saan dapat tayo naroon kapag Wednesday sermon? Ako, konti lang yung sumagot sa church. Nasaan po yung iba? Yes, alam natin na dapat ako'y nasa church. Tama po ba? Gusto natin na nasa church. Pero minsan, yun nga, nasusubok yung ating pananampalataya, nasusubok yung ating puso. Minsan, nahuhulog tayo. Medyo busy ako ngayon, kaya hindi muna ako makapunta sa church. Busy ako ngayon kasi marami akong school works na kailangan gawin. Busy ako ngayon kasi mayroon kailangan asikasuhin na ganyan. Busy ako kasi may sakit yung anak. Minsan nasusubok yung puso natin kapag ganito. Tama po ba? Pero kahit ganun pa man, kung talagang gusto natin maglingkod sa Panginoon ng buong puso, santabi muna natin yung mga alalahanin, santabi muna natin yung pinagkakabisihan natin o kung ano man yung mga problema na pinapasa natin, humarap tayo sa Diyos dahil lahat tayo inaasahan ng Diyos kapag meron siyang gustong mensahe na ipahayag para sa atin. Ako naniniwala po ako na kung uunahin natin yung Diyos, lahat ng bagay na kulang sa atin o yung mga bagay na wala sa atin o yung mga bagay na nahihirapan tayo, kaya ayusin yun ng Diyos. Tama po ba? Actually, marami na po ako nakita, na-experience mismo na nakasama ko po ng mga brothers and sisters. May sakit na yung anak nila, talagang may lagnat na, tapos marami silang kailangan asikasuhin, may Wednesday sermon. Inuna niya, alam niyo po ang nangyari dun sa kanyang anak? Hindi naman namatay. Gumaling naman. Gumaling yung kanyang anak, may biyaya pa siya sa kanyang puso. Kasi nakapakinig siya ng sermon. Doon po tayo nais i-train ng Diyos para subukin kung yung puso ba natin ay 100% na gustong maglingkod sa Kanya. Doon sa mga may hirap na sitwasyon, doon natin masusubok yung ating puso. Hanggang saan ko ba kayang maglingkod sa Panginoon? Minsan, may mga ministry fellowship o kaya mayroong mga cell group fellowship na minsan alanganin sa schedule. Diba, minsan may mga personal time schedule, minsan mga personal na lakad, ganyan. Tapos may natapat na fellowship. Ano pong uunahin? Personal schedule or church schedule? Humihina na. Yes, gusto natin yung church schedule. Tama po ba? Pero nga lang, minsan, yan, lumalabas talaga yung kung ano talaga yung nalalaman ng puso natin. Pero sana, habang tayo nagpapatuloy sa Christian life natin, habang tayo lumalago sa ating faith sa Christian life natin, masigit na nabubuo yung puso natin na 100% na maglingkod sa Panginoon. Kasi yun yung nais niya. Yung mga bagay na inuuna natin o mas pinapahalagahan natin kaysa sa Diyos, para sa Diyos, yun po ay Diyos-Diyosan.
At yun po yung dapat na alisin natin kung gusto talaga natin maglingkod sa Diyos ng katapatan at ng katotohanan. Naintindihan po. Yun yung nais ng Diyos para sa mga Israelita noong time ni Josue. Kasi nga alam ni Josue na yung time na ito ay talagang yung mga Israelita nasa stage na kailangan nilang ma-decide sa kanilang puso. Kaya nga, itong si Josue, noong na-determine niya at talagang lubos na yung pagnanais niya, lubos na yung paglago ng kanyang pananampalataya, sabi niya, sa verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 15, dito po sa same chapter, Josue, chapter 24, verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang mga nang lupain nila ay inyong tinitirhan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan. Ano po yung sabi niya? Siya, pati yung kanyang sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi lang siya yung may pagnanais. Pati siguro yung kanyang mga kamag-anak or kaya yung kanyang mga kapamilya, kahit na mismo yung mga bata. Sabi niya, sambahayan eh. Sino yung paglilingkuran nila? Sino yung i-decide nila sa kanilang puso na paglilingkuran nila? Yung Panginoon. Kaya nga, isa si Josue sa ginamit ng Diyos. Kasi nga, nakita ng Diyos yung puso niya na mayroong 100% na paglilingkod para sa Panginoon. Naintindihan po. Kung gusto natin maging mabiyaya yung Christian life natin, start muna tayo sa puso. Kung hindi mag-i-start sa puso yung ating determination sa ating Christian life, mag-fail na rin yung iba. Sa puso mo, may 100% na pagnanais. Kahit na magulo yung paligid, kahit na magulo yung sitwasyon, pero yung puso mo ay 100%, okay lang yun. Pero paano naman, kung yung puso mo ay kalahati lang, tapos yung paligid ay ang gulo na rin, mayayanig yung puso, isipin, ay next time na lang. Next time na lang ako maglilingkod kapag maayos na yung sitwasyon. Hindi po. Kung yung puso natin ay 100% na may pagnanais na maglingkod sa Panginoon, hindi na natin magiging big deal or hindi na big deal yung sitwasyon natin. Mahirap man o madali. Kung nagsimula sa puso yung pagnanais, magiging okay na rin lahat. Naintindihan po. Kaya nga, start palagi sa puso. Naintindihan po, brothers and sisters. Isa pong halimbawa, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Basahin po natin verse 22 hanggang 23. Colossians chapter 3, verse 22 hanggang 23. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, ng gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Sabi dito, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo yung sa lupa. Lalo na yung may mga nagkatrabaho po. Kaya, nasa school. Yung mga professor or yung mga boss or yung mga supervisor ay inilagay ng Diyos para matrain tayo kung paano tayo dapat maglingkod sa Panginoon. Minsan, kapag yung professor or yung teacher eh mabait or kaya maganda yung pakikitungo, maganda yung pakikisama. Maganda yung mood niya palagi. Yung mga estudyante, okay din yung kanilang mood, di ba? Gusto nilang makinig, naiengganyo sila na mag-take down notes, ganyan. Pero kapag yung teacher, terror, masungit, ganyan, di ba? Parang nakakawalang gana yung mga estudyante na mag-aral. Ganun din yung mga nasa trabaho.
Kapag yung boss, mabait, nakikisama, cool. Yung mga empleyado, ganado. Pero kapag yung mga boss or supervisor ay mahigpit, masungit, ganyan. Parang ayaw na natin magtrabaho, maglingkod para sa kanila, di ba? Pero bilang mga Kristiyano, ano pong sabi dito? Maglingkod tayo nang sa Panginoon. Hindi dahil lang okay sila, kaya tayo maglilingkod sa kanila. Tapos pag hindi sila okay, hindi tayo maglilingkod. Hindi rin tayo maglilingkod kasi mabait sila sa atin. Kahit na ayaw nila sa atin o kaya kahit minsan nagagalit sila sa atin, kung walang naman dahilan, paglingkuran pa rin natin sila, kagaya ng sa Panginoon. Naintindihan po. Tayo po, bilang mga Kristiyano, naglilingkod lang ba tayo sa Panginoon kasi mayroon tayo natatanggap para sa mula sa Kanya? Hindi, di ba? Kapag mabait lang ba yung Diyos sa atin, nagbibigay siya ng mga blessing materially, tsaka lang tayo nagiging mabait na lingkod sa Kanya? Hindi po. Kahit na minsan napapalo tayo, nadidisipline tayo, meron tayong puso na maglingkod sa Kanya ng 100%. Tama po ba? Kasi nga mahal natin siya. Ito po yung tunay na paglilingkod. Sabi dito, naglilingkod, hindi naglilingkod kung may tumitingin. So yan, di ba? Ito yung isa sa mga biruan sa workplace, di ba? Kapag nandyan si boss, sipag. Pero pag wala si boss, ayahay, ethics lang. Pag nandyan si teacher, talagang mabait. Talagang naikinig. Pero pag wala, ang gulo-gulo. Pero ano pong sabi dito? Bilang mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin. Kahit na wala sila, paglingkuran pa rin natin kung ano iniutos nila para sa atin. Naintindihan po. Bakit? Ito'y training. Tama po ba? Kung dun pa lang dun sa mga nakikita natin boss or nakikita natin na teacher, hindi na natin kayang sumunod, what more pa kaya dun sa Diyos na hindi nakikita? Tama po ba? Ito'y training para sa atin. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia, nandyan man sila o wala, maglingkod tayo kahit wala nakatingin. Bakit? Kasi sino yung nakatingin sa atin? Higit sa lahat, siyempre yung Diyos. Kaya nga sabi sa verse 23, ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Naintindihan po? Ito po yung lubos sa paglilingkod na kagaya ni Josue. Meron siyang puso na nagnanais na kahit na siya ay lumipas na o kahit na mamatay na siya, kahit na lumipas na yung panahon, pati yung kanyang sambahayan, maglilingkod para sa Panginoon. Kaya nga ito rin yung sinasabi niya sa mga Israelita. Pumili kayo ngayon. Sinong paglilingkuran ninyo? Yung Diyos-Diyosan sa Ehipto? O yung Diyos na hindi nakikita na tumulong sa atin para mapagtagumpayan yung mga digmaan na pinagdaanan natin dito sa pagpasok sa Kanaan? Pinapapili ni Josue yung mga Israelita that time. Tayo rin. Kailangan rin natin madetermine ito sa ating puso. At para magawa yun, kailangan alisin natin yung mga sagaban. Alisin natin yung mga Diyos-Diyosan sa puso natin. Balikan po natin doon sa Josue. Josue chapter 24. Babasahin naman po natin yung verse 23. Basahin po natin mula verse 20 hanggang 23. Josue chapter 24. Verse 20 hanggang 23, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Kapag inyong tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa ibang mga Diyos, siya ay hiwalay at kayo ay sasaktan at ilipulin. Pagkatapos na kanyang gawan kayo ng mabuti at sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kami ay maglilingkod sa Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili, na inyong pinili ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila,
kami ay mga saksi. Sinabi niya, kung gayon na ialisin ninyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo, ng Diyos ng Israel. So yun nga, nagkaroon na ng determination yung mga Israelita na maglilingkod sila sa Panginoon. Hindi daw sila maglilingkod o tatalikuran daw nila yung mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran nila dati. At sabi dito sa verse 21, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Jose, o sige, yan yung decision ninyo, yan yung ipinasya ng puso ninyo. Verse 23, kung gayon ay alisin ninyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ano yung kasunod? Kapag naalis na nila yung mga Diyos-Diyosan sa puso nila, ano po yung sunod na dapat nilang gawin? Ilapit ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. Ito po yung dapat na maging next step din natin. Yes, nagkaroon na tayo ng determination na sumunod sa Panginoon ng 100%. Anong sunod? Tayo naman yung lumapit sa Kanya. Naintindihan po. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos, alam niyo po, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos, alam natin yan, na may kasalanan. Tama po ba? Kahit gaano natin kasigasig bago tayo masave, di ba? Kahit gaano kasigasig natin sa Diyos, kahit gaano pa kasigasig na ginagawa natin para sa Kanya, pero may kasalanan, hindi pa rin tayo pwedeng makalapit sa Kanya. Tama? Ganon din. Kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, kailangan isang tabi na natin yung mga dati nating kinasanayan, isang tabi natin yung mga dati nating kinagawian, yung mga dating Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran natin, kapag nagawa na natin yun, din, tsaka tayo lumapit sa Kanya. Hindi pwede pong may Diyos-Diyosan tapos lalapit sa Panginoon. Hindi po pwede yun. Naintindihan po. Meron mga kaunti na habits or mga kinasanayan tapos lalapit sa Panginoon, hindi po po pwede. Naintindihan po. Bakit? Tayo yung mga bagong nilalang. Yung lumang bagay, lumipas na. Lahat ay naging bago. Tayo po yung bagong nilalang sa Panginoon. Tayo po yung bagong nilalang bilang anak ng Diyos. Kaya nga, bagong bagay yung ginagawa natin ngayon. Yes, maaari yung ilan sa inyo, kapag Linggo, minsan nagpapahinga lang, di ba? Minsan, family day. Minsan, laba day. Minsan, barkada day. Pero tayo bilang mga Kristiyano, hindi na natin yung ginagawa sa panahon natin ngayon. Sa araw ng Linggo, nandito tayo sa harapan ng salita ng Diyos, umaharap sa Kanyang salita. Nakikinig sa Kanyang salita. Naintindihan po. Alam ko po mahirap bumangon kapag Linggo. Mahirap bumangon kapag merong gawain para sa Panginoon. Tama po ba? Kasi ngayong katawan natin, hindi sanay sa gawain na ito. Tama po ba? Pero kung gusto nating maglingkod sa Panginoon ng buong puso, kailangan pati yung katawan natin, kailangan natin dalhin para sa Kanya. Kailangan natin ilapit. Naintindihan po? Hindi pwedeng, yung puso ko naman ay malapit sa Panginoon, pero yung katawan mo naman, wala naman sa kanyang salita, wala naman sa harapan ng Kanyang salita, wala ka naman dito sa church. Pwede po kaya? Pwede po kaya? Hindi, di ba? Kaya nga, kung gusto natin na lumapit sa Panginoon, ilapit natin yung ating puso at siyempre yung ating katawan. Naintindihan po. Yung katawan natin ay dapat natin dalhin sa harapan ng Panginoon. Kasi nga ito yung ating paglilingkod. Ito yung mabuting paglilingkod para sa Kanyang harapan. Tingnan po natin. Roma chapter 12. Roma chapter 12, basahin po natin, verse 1 hanggang 2. Nakita na po? Okay. Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutang ito
kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo ang alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng ano yung gagamitin natin na handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na siya natin makatwir ang paglilingkod? Yung ating katawan. Sabi dito, inyong ialay ang inyong mga katawan. Start sa puso, then next, yung katawan. Naintindihan po. Hindi pwedeng puso lang. Diyos, yung puso ko naman ay nasa iyo. Pero wala naman yung katawan mo. Hindi mo naman dinadala yung katawan mo sa kanyang harapan. Hindi mo naman inilalapit yung katawan mo sa kanyang harapan. Hindi po yun po pwede. Naintindihan po. Actually, nasubok din tayo sa ganitong klaseng training nung pandemic. Nung pandemic, yes, hindi tayo nakakarating dito sa church, hindi talaga pwede. Diba? Bawal yung mass gathering, ganyan. Bawal yung close contact sa mga kapitbahay, ganyan. Kasi nga, nag-iingat lahat. Tapos, pinahintulutan sa atin ng Diyos na manood ng online. Or kaya yung online sermon, ganyan, pati yung fellowship, lahat through online ginagawa. Yun ay pinahintulot ng Diyos nung may pandemic. Tama po ba? Kasi nga, kahit na gustuhin natin, dahil nga para sumunod sa protocol ng batas ng Pilipinas, at para na rin pag-iingat sa bawat isa, pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng online sermon. Naintindihan po. Pero sa panahon po natin ngayon, wala na rin naman pandemic. Tama po ba? Yes, meron pa rin tayong mga alternative sermon na ina-upload ng ating mga senior pastor. Pero kung wala ka namang anumang dahilan para umabsent o kaya wala namang anumang dahilan para hindi pumunta na makinig ng sermon dito sa church, pumunta ka. Okay? Huwag nating gawing dahilan na, makikinig na lang ako sa online ng sermon. Kasi busy naman ako ngayon at meron akong kailangan ni kasuhin, importante yun. Pero makikinig naman ako. Sa tingin po ninyo, sa panahon ngayon, pwede pa po kaya? Obra pa po kaya? Kung ang purpose mo lang ay para makinig, sige, okay lang, walang problema. Makinig ka. Pero kung gusto mo ng biyaya, dalhin mo yung sarili mo dito sa loob ng church. Hindi lang naman tayo nakakatanggap ng biyaya kapag nakapakinig. Tama po ba? Yung dalhin yung sarili mo dito sa loob ng church, hindi ba karagdagang biyaya yun para sa'yo? Hindi ba biyaya na makita mo yung ibang brothers and sisters? Maka-fellowship sila? Makamusta sila? Hindi po ba biyaya? Hindi pa po ba biyaya sa inyo? Kala ko hindi biyaya. Biyaya po, tama po ba? Yung makita yung mga brothers and sisters, makamusta sila, malaman kung ano yung kalagayan nila, maisama sila sa prayer, yun ay biyaya para sa atin, tama po ba? Pero yun nga, may mga ibang Kristiyano na hanggang ngayon, mas pinipili pa rin na, dito na lang ako sa bahay, makikinig na lang ng sermon. Actually, napaka mapanganib pa nga yung ikaw lang mag-isa na nakikinig ng sermon eh. Alam niyo po kung bakit? Nung time na pinahintulot ng Diyos yung online sermon, tuwing Sunday, di ba? Tapos tuwing Wednesday. Una, ano bang suot mo nung nakikinig ka? Daming sumagot, nakapambahay daw. Alam natin na Linggo yun, tama po ba? Alam natin na Lord's Day sermon yun. Kahit na online sermon yun, yun ay Lord's Day pa rin. Tama po ba? Pero bakit nung time na yun, yun nga. Kahit na alam natin na makikinig ako ng sermon, pero bakit nakapambahay? Tapos magpipicture, nakasando. Pero mahalaga naman daw sa kanya yung sermon. Kaya delikado kapag ganun. Kasi makakasanayan natin yun. Naintindihan po. Yes, nung time na yun, pinahintulot yun ng Diyos dahil nga pandemic. Pero ngayon, maluwag naman na. Naintindihan po. Ganun din kahit Wednesday sermon.
talagang minsan talagang busy or talagang may kailangan schedule na kailangan gawin, importante talaga at talagang hindi kaya makahabol dito sa church para makapakinig. Kung makikinig man lang kayo ng sermon sa online, maging presentable po kayo. Okay? Hindi lang naman po kayo makikinig ng isang pelikula. Haharap po kayo sa words of God. Ihanda nyo rin po yung puso ninyo, ihanda rin po ninyo yung katawan ninyo. Naintindihan po. Pero I suggest, dalhin nyo na rin po yung sarili po ninyo na mas maganda dito sa loob ng church. Mas marami po kayo makukuha ang biyaya. Naintindihan po. Yun lang naman ay talagang pag-special case. Naintindihan po. Kaya nga, kung yung puso natin ay ready na ilapit sa Diyos, dapat yung ating katawan, yung ating sarili, ay dapat ilapit din natin sa Diyos. Naintindihan po. Kaya yung mga Israelita, inalis sila ng Diyos dun sa Egypt para lubusan sila makapaglingkod. Kasi nga, dun sa Egypt, hindi nila lubos magawa na maglingkod sa Diyos. Eh. Kasi nga, alipin sila. Kaya nga, yung plano ng Diyos, alisin sila dun para yung Diyos yung lubusan nilang sambahin. Tignan po natin ito. Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Ito po yung pasimula ng instruction ng Diyos para sa mga Israelita na aalis kayo dyan para sambahin ako. Exodus chapter 4 verse 23. Basahin po natin verse 22 hanggang 23. Exodus chapter 4 verse 22 hanggang 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong sasabihin sa Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel, ang aking panganay na anak, at aking sinasabi sa iyo, pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay. So ito nga, ito yung unang pagsasabi ni Moises sa Paraon. Nung kinausap siya ng Diyos, ito yung instruction niya na paalisin mo yung Israel na panganay kong anak para makasamba sa akin. Ganun din, inulit po yan sa Exodus chapter 8, Exodus chapter 9. Patuloy na sinasabi ng Diyos na aalisin ko kayo dyan para sumamba sa akin. Naintindihan po. Ganun din, tayo po'y naninirahan, ipinanganak dito sa makasalanang mundo. Tama po ba? Tayo ngayon iniligtas ng Diyos para siya yung sambahin ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buo nating katawan. Naintindihan po. Yun po yung nais ng Diyos para sa atin. Kasi alam natin na yung Diyos yung lumikha sa atin. Dapat siya yung ating paglingkuran ng buong puso. Ngayon, nakakalungkot sa panahon po natin ngayon. Kahit yung mga tao, yes, kahit na meron silang puso na sinasabi nila na gusto nilang maglingkod sa Panginoon, pero hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sila sa kanilang sarili, naglilingkod pa rin sila sa pera, naglilingkod pa rin sila kay Satanas. Pero tayo po ay hiwalay. Hindi kagaya nun. Kasi nga tayo nasa iglesia. Tayo nasa church. Tayo po yung mga taong inihiwalay dito sa masamang mundong ito. Yun po tayo. Yun po yung pagkakaiba natin sa mga taong dito sa mundong ito. Naintindihan po. Tayo yung mga inihiwalay na sambahayan ng Diyos para maglingkod para sa Kanya. Naintindihan po. Ngayon, meron na tayong pagnanais sa ating puso, ready na yung ating katawan, paano naman tayo makapaglingkod sa Panginoon? Siyempre, dapat sa tulong din ng Espiritu Santo. Hindi lang tayo basta sumusunod sa kung anumang gusto lang natin. Sumusunod tayo ayon lang din sa sinabi ng Diyos. Yun po yung tungkulin ng isang alipin. Naintindihan po. Noong unang panahon, alam natin na merong kalakaran na nangyayari sa pagitan ng mga mayayaman tsaka yung medyo kapuspalan. Yung ibang mga tao, noong unang panahon, kagaya sa Egypt, di ba? Meron silang mga alipin. Kung anong sinabi nung master sa alipin, yun lang yung susundin ng alipin. Tama po ba? Kaya nga tayo, hindi alipin ni Satanas. Ngayon tayo alipin ng Diyos. Naglilingkod tayo kung ano lang sinabi ng Diyos para sa atin. At ano po yung unang sinabi sa atin ng Diyos pagkatapos nating maligtas?
Ano yung iniutos niya sa atin pagkatapos nating maligtas? Inutos ba niya sa atin kagad na mag-evangelize? Ano pong sabi niya sa atin pagkatapos nating masave? John chapter 15. Basahin po natin John chapter 15 verse 3 hanggang 4. Nakita na po, basahin po natin John chapter 15 verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa. Hindi tayo inutusan ng Diyos pagkatapos nating masave, ipangaral kagad yung ebanghelyo. Alam naman niya na hindi pa natin kaya, tama po ba? Kasi nga tayong mga baby Christian pagkatapos nating masave. Kaya anong sabi niya sa atin? Ngayon na malinis ka na, manatili ka sa akin. Tama po ba? Wala tayong anumang kailangang gawin kundi manatili sa Kanya. Hindi niya tayo inutusan, okay, pagkatapos mo maligtas, basahin mo kagad yung Biblia. Kailangan sa loob ng isang taon, mabasa mo na kagad. Hindi po. Hindi niya sinabi sa atin, okay, mayroong mga schedule yung church, palaging kong umatend, ha? Hindi niya tayo pinipersa na gawin kagad yung mga bagay yun kasi alam niya na hindi pa natin kaya. Pero nung sinasabi niya sa atin, ngayon malinis ka na, manatili ka sa akin. Dito nagbigay siya ng isang illustration. Kung paano daw yung isang puno at saka sanga, ano yung relation nila sa isa't isa? Kailangan yung sanga nakakabit sa puno. Meron bang magagawa yung sanga para sa puno? Wala naman, di ba? Yung puno yung may gagawin sa sanga. Tama? Same din po sa atin. Para tayo lumago, magbunga sa ating Christian life, kailangan mapanatili natin yung ating sarili sa loob ng church. Kay Kristo, dito sa Kanyang salita, naintindihan po, kung gusto natin maglingkod sa Kanya, kailangan manatili muna tayo sa Kanya. To follow na lang yung paglilingkod. Naintindihan po. Hindi pwedeng dahon muna, bunga muna, bago tumaba or tumibay yung sanga. Kailangan patibayin muna yung sanga, bago magkadahon, magkabunga. Naintindihan po, hindi pwedeng baliktad. Kailangan mapatatag muna natin yung ating Christian life, then to follow na lang yung paglilingkod. At makukuha natin yun kung mananatili tayo sa Diyos. Mananatili tayo sa turo ng banal na Espiritu para sa atin. Naintindihan? Kaya nga, ito yung isa sa pinakamagandang instruction para sa atin pagkatapos nating masave. Manatili. Manatili sa Kanyang iglesia. Manatili sa Kanyang pagmamahal. Manatili sa Kanyang pag-ibig. Manatili sa fellowship. Manatili sa Kanyang sanita. Para magbunga yung ating Christian life, ay kailangan natin manatili sa church. Kaya kung sino man yung nagnanais, kagaya ng binasa natin kanina, di ba? Kung sino yung nais na maglingkod sa Kanya, kung nasan yung master, dapat nandun din yung lingkod. Naintindihan po. Nasan yung ating master? Nasan yung sinusunod natin? Dito po sa church. Kaya nasabi sa Biblia na yung ulo ng iglesia ay si Kristo. Naintindihan po. Tayo yung bawat bahagi. Tayo po yung bawat body parts. Kung paanong ang sinabi ng ulo, lumakad parap, yung church, lalakad parap. Tama po ba? Yun po yung ating tungkulin. Kung ano yung sinabi ng master o yung ating ulo, si Kristo, yun po yung ating gagawin. Yun po yung makatuwiran nating paglilingkod. Naintindihan po. Hindi pwedeng, mas maganda to. Sabi nung amo, ganito yung gawin. Ito yung method na kailangan gawin. Pero tingin ko, may mas magandang paraan eh. Kaysa doon sa sinabi niya.
Kapag ganun po, nagugulo yung order. Tama po ba? Kung susunod tayo, basa sa sinabi, pumalpak yan man o hindi, basta sumunod tayo. Naintindihan po. Ang punto natin dito, yung pagsunod. Yung pagsunod ay nakakabit sa paglilingkod. Naglingkod ka, hindi ka naman muna kagad sumunod. Hindi rin po pwede. Gusto mo maglingkod, pero ayaw mo sumunod. Hindi rin po pwede. Naintindihan po. Kaya, yung paglilingkod ay nakakabit sa pagsunod. Gaya ng binasa nating verse. Balikan po natin sa John chapter 12. Atras po ulit tayo. John chapter 12 verse 26. Babasahin ko po ulit dito po sa verse na binasa natin. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y paparangalan ng Ama. So sabi dito, kung sino man yung maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. Dapat sumunod. Kung gusto mo maglingkod, kailangan dapat kang sumunod. Naintindihan po. Napakarami po mga example dito po sa Biblia na meron silang pagnanais na maglingkod sa Diyos at the same time, naglingkod sila sa Diyos. Sumunod sila sa kanyang salita. Isa po magandang halimbawa, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, yes, alam natin yung kanyang background. Siya po'y pamamatay tao, literal, na nagpapapatay talaga siya ng mga Kristiyano noong unang panahon. Talagang manguusig talaga siya. Talagang kung tutusin, talagang isa rin siya sa dapat na parusahan sa impyerno. Pero dahil nga siya ay naligtas, siya ay nakaunawa ng kaligtasan ni Yesu Kristo, nabago yung buhay niya. Tama po ba? Kung dati pinaglilingkuran niya yung kanyang sarili, ngayon pinaglilingkuran niya at siya ay alipin ng Panginoon. Sumusunod siya kung ano yung sinabi sa kanya. Siya po ay naging isang apostol para sa mga hintil at ganun din nakarating sa atin yung ebanghelyo na ipinangaral din niya sa mga tao noong unang panahon. Siya, sumunod siya kung ano yung sinabi sa kanya. At tayo rin po ay sumusunod kung ano sinabi sa atin ng Biblia. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Isa pong halimbawa. Ikalawang Timoteo, chapter 1. Second Timothy, chapter 1. Kalawang Timoteo, chapter 1, verse 3. Nakita na po, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Takot sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi gaya ng aking mga ninuno kapag lagi kitang naalala sa aking mga panalangin gabi't araw. Ano pong sabi niya? Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi. Ito po si Apostol Pablo. Yung kanyang puso, malinis. Yung kanyang katawan, inilalapit niya sa Diyos para maglingkod sa Panginoon. Naintindihan po. Siya ay servant, siya ay lingkod ng Panginoon. Kaya nga, ginawa niya ng lubos yung kanyang tungkulin kung anong iniatak sa kanya. Kaya nga, isa siya sa pinakamagiting na apostol na nabuhay at naisama dito sa Biblia na naglingkod sa Panginoon. Napakarami mo pong mga brothers and sisters na nagbigay ng kanilang sarili para sa Panginoon. Isa pa po, yung mag-asawa, kilala po nila, si Priscilla, si Aquila. Sila po ay naging kamanggagawa ni Apostol Pablo. At kahit na po mabingit na o nabingit na yung kanilang sariling buhay, ibinigay nila yung kanilang sariling buhay para lang makatulong sa evangelism. Ipinain nila yung kanilang sariling leeg. Sabi sa Biblia,
Hindi lang po yun, napakarami po mga brothers and sisters na nakasama po ni Apostol Pablo para sa pangaral ng Ebanghelyo. Naglingkod sila para sa Ebanghelyo. Sila lang po ba yung dapat na maglingkod sa Ebanghelyo? Sila lang po ba? Dapat tayo rin. Paglingkuran din natin yung ating Panginoon na may malinis na budhi. Kung anong iniuto sa atin, yun yung ating sundin. Huwag sundin kasi may pakinabang lang. Sumunod dahil nga ito'y kusang loob para sa atin. Kusang loob at may pag-ibig para sa Panginoon. Naintindihan po. Ito po yung nais ng Diyos para sa atin. Actually, napakaganda nga po ng slogan po ninyo dito po sa Cavite Church, di ba? I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Hindi lang po ito magandang slogan para lang sa isang church. Ito po'y dapat maging slogan ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Kasi mayroong inuutos yung Diyos para sa atin. Kung gusto mo maglingkod sa akin, sumunod ka sa sasabihin ko. Manatili ka sa akin, at kapag ikaw ay lumago, ipangaral mo yung Ebanghelyo na natanggap mo rin. Naintindihan po? Yun po yung nais ng Diyos para sa atin. Kagaya ng mga apostol, yes, sa umpisa, hindi rin naman nila kaagad nagawa. Pero sila ay nagpatuloy na nakinig, nakasama nila yung Panginoon, naturuan at tumanggap ng higit pang biyaya. Tumatag din sila sa kanilang pananampalataya. Nagawa rin nila makapaglingkod sa Diyos hanggang sa maging kapalit yung kanilang mismong buhay. Ito rin po yung kailangan na paglilingkod sa atin, brothers and sisters. Yes, yung katawan natin mahina. Yung puso natin hanggang ngayon, nababaling pa rin sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Pero kailangan natin magkaroon ng desisyon sa ating puso na sa natitira kong buhay dito sa mundong ito bago dumating yung Panginoon, ako'y maglilingkod sa Kanya ng 100%. Naintindihan po. Actually, anytime pwede nang dumating yung Panginoon. Kahit nga mamaya, pwede na siyang dumating. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya dumating? Dahil hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya yung mga tao na maglilingkod para sa kanya ng buong puso hanggang sa kamatayan. Naintindihan po. Hanggang ngayon, kung sakali man na yung puso natin ay nagdadalawang isip pa sa paglilingkod sa Panginoon, dapat magkaroon tayo ng determination. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. John chapter 12. John chapter 12 verse 24. Masahin po natin John chapter 12 verse 24. Masahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatili nag-iisa. Ngunit ito ay mamatay, ay magbubunga ng marami. Si Jesus yung naunang butil ng trigo na nahulog dito sa lupa. Kaya nga maraming tao yung nagkaroon ng kaligtasan. Isan tayo dun. Pero para magbunga ito ng tuloy-tuloy, tayo po yung kasunod na butil ng trigo na kailangan din mahulog sa lupa at mamatay para kapag tayo ay naibigay natin yung ating sarili, magbubunga naman ng marami. Ano po yung magbubunga ng marami tinutukoy dito? Mas maraming mga ligaw na kaluluwa yung maliligtas. Kung yung puso natin, yes, gusto maglingkod para sa Panginoon. Yung katawan natin ready na gusto na maglingkod sa Panginoon. At tuloy-tuloy tayong natuturuan ng Diyos, nabibigyan ng kanyang kalakasan para magawa yung kanyang kalooban at sinusunod natin yung kanyang kalooban. Ito ngayon, yung tungkulin natin bilang isang Kristiyano. Sabi dyan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay magbubunga ng marami. Ipangako yung Diyos.
na kung ibibigay mo yung sarili mo bilang isang lingkod, ipapangaral yung kanyang salita sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin hanggang sa kaduluduluhan ng bahagi ng lupa, sabi dito, magbubunga ng marami. Hindi po natin alam kung gaano karami yung tinutukoy po dito, pero sabi dito, marami. Naintindihan po. Kailangan muna magsimula sa atin. Kailangan muna yung puso natin, kailangan muna yung katawan natin, kailangan muna natin yung determination muna natin na mamatay para sa kalooban ng Panginoon. Kailangan sabi dito, kung mangyayari ito, kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. Actually, marami na po kayo dito. Pero, mas marami pa rin yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Tama po ba? Ano pong plano nyo po sa kanila? Hayaan na lang. Wag. Kailangan rin po nila ng kaligtasan. Kailangan din po nila na mayroong isang tao na magbibigay ng kanyang sarili para lang maligtas yung tao na ito, yung tao na yun. Kung yung mga Kristiyano ayaw sa kahirapan, ayaw na mamatay, ayaw na magdusa, paano magbubunga ng marami? Sino yung magbubunga ng marami? Kung ayaw, wala. Kaya kailangan muna natin magkaroon ng pagnanais na ako yung isa sa dapat na mahulog na butil ng trigo dito sa lupa at mamatay para magbunga ng marami. Mas maraming tao yung maliligtas. Naintindihan po. Yung paglilingkod ay hindi po isang simpleng bagay lang sa harapan ng Diyos. It requires ng lahat ng bagay na meron sa atin. Kung ano man yung mga bagay na meron ka, gamitin mo yun para sa paglilingkod para sa Panginoon. Paano yan, evangelist? Wala naman ako. Meron po tayong isang o dalawang bagay na lahat tayo meron. Walang exempted dito na may mayaman, may mahirap. Hindi po, walang exempted po. Alam niyo po lang yung dalawang bagay na yun? Ano po? Oras, tsaka yung katawan mo. Tama po ba? Yes. Yung oras, 24 hours na equally distributed para sa lahat. Meron po bang 23 lang? 25, meron po ba? Lahat tayo 24 hours lang, tama po ba? Lahat tayo meron din kanya-kanyang kalakasan sa ating katawan, tama po ba? Ito po yung dalawang bagay na pwede natin ipaglingkod para sa Panginoon. Sa oras natin at sa katawan natin. Naintindihan po. Kung dito sa dalawang bagay na ito, hindi pa natin magawang ibigay, paano na lang tayo, paano na lang natin masasabi sa Panginoon na, Diyos, ako yung butil ng trigo na gustong mamatay para sa iyo. Kung dito sa dalawang bagay na ito, nahihirapan tayong ibigay. Naintindihan po. Kaya yung dalawang bagay na ito ay napakahalaga para sa atin, para sa pagsunod, para sa Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon. Kung makikita po lang ninyo sa paligid, kung lagi po ay nanonood ng balita, palagi itong sinasabi sa atin, hindi lang bad news yung sinasabi. Alam niyo po yung isang news na sinasabi sa atin ng mga balita? Malapit ang dumating yung Diyos. Hindi lang nila sinasabi doon, di ba? Pero ano pong meaning ng mga bad news na nangyayari sa paligid natin? Ano po? Malapit ang dumating yung Diyos. Tama po ba? Yung nakaraan lang, di ba, yung gera sa Israel tsaka sa mga Arab nation? Kung sakali talaga nag-all out war sila, tapos na, wala na. Baka yun na yung time na dadating yung Panginoon. Kaya abot-abot po yung panalangin ko nun. Sana wag muna. Kasi marami pang mga family members ko, yung mga tao sa paligid namin, yung pinipray request pa ng mga brothers and sisters, hindi pa nasisave. Kaya sana wag muna. Kaya nga, para tayo makapagmadali, para maunahan natin, bago dumating yung Panginoon,
bago maunahan yung kamatayan ng mga tao sa paligid natin, start muna tayo sa puso natin. Dapat meron tayong determination na tayo yung butil ng trigo na mahuhulog sa lupa at mamamatay para lang magbunga ng marami at maraming mga ligaw na kaluluwa yung makapalig sa Panginoon. Yung paglilingkod po ay napakahalagang bagay para sa Panginoon. Tutusin, ito yung tungkulin niya. Tama po ba? Siya yung tagapagligtas. Tama po ba? Siya yung mayroong sapat na kakayahan para gawin ito. Pero ito pong privilege na ito ay hiniatang niya para sa atin. Napakaganda pong tungkulin na ibinigay niya para sa atin. Tama po ba? Halimbawa, yung presidente, tinawagan ka, di ba? Bahay mo. Random lang, tinawagan ka. Okay, may papatrabaho ako sa'yo. Ikaw yung magiging head ng isang department sa opisina ko. Kung ikaw yung tatawagan ng presidente ng ganun, ano po yung mararamdaman mo? Magugulat ka, di ba? Bakit ako? Mas marami namang may mas magagaling kaysa sa akin, ha? Bakit ako? Magtataka tayo, tama po ba? Pero yun yung sinabi nung presidente. Yun yung iniatang niya sa atin, eh. What more pa kaya? Yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, sinasabi sa atin ngayon, sinasabi sa atin ng Biblia, na kung yung padadala ko dito sa lupa para ipagpatuloy yung tungkulin ko, para yung mga tao makabalik sa akin, para sila ay maligtas, hindi sila mapahamak sa impyerno. Yun yung tungkulin natin ngayon. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Mateo chapter 28. Alam ko po, gasgas na to para sa atin. Pero, tandaan natin at i-remind natin ulit yung ating sarili kung ano yung tungkulin natin sa harapan ng Diyos. Mateo chapter 28. Mateo chapter 28, verse 18 hanggang 20. Mateo chapter 28, verse 18 hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Bilang lingkod ng Diyos, dito sa panahon natin ngayon, ano pong sinasabi ng Master natin? Hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, humayo tayo at gawin nating alagad. Yung lahat ng mga bansa, bautismon sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iutos ko. Yun po yung tungkulin natin, brothers and sisters. Tungkulin ng church na ipangaral yung Ebanghelyo. Tungkulin din ng church na alagaan yung brothers and sisters. Yun po yung tungkulin natin bilang isang lingkod. Naintindihan po? Isang magandang halimbawa ng paglilingkod kung paano naglilingkod yung church, ay yung mga nanay. Yung mga nanay, ayun po yung unang paglilingkod nila sa kanilang mga anak. I-deliver sila. Tama po ba? Nasa sinapupunan, di ba? 9 months. Nilabas. Tapos na ba yung paglilingkod nila dun sa baby? Ano po yung next step ng mga nanay na gagawin nila para sa baby? Alagaan. Tama po ba? Meron bang magulang pagkatapos na iluwal yung kanilang anak, pinabayaan na? Kasi tapos na yung tungkulin niya? Hindi po. Ang tungkulin po natin, tulungan yung mga tao na maligtas at alagaan sila sa loob ng church. Naintindihan po. Yun po yung tungkulin natin bilang isang lingkod. At gagawin natin yun dito sa loob ng church. Sabi kanina dun sa ating main verse, di ba? Kung nasan yung lingkod ko, nandoon siya kung nasan ako naroroon. Nandito yung Diyos.
Kumikilos siya dito sa loob ng church. Tama po ba? At andito tayo bilang mga lingkod. Nananatili tayo dito bilang lingkod. Naintindihan po. Naglilingkod tayo sa mga newly saved. Naglilingkod tayo sa bawat brothers and sisters. Dahil tayo yung mga lingkod sa Panginoon. Isa lang po yung master, okay? Sino po yun? Si Jesus. Tayo po ay lingkod. Servants. Naintindihan po. Nandito po tayo para paglingkuran yung bawat isa. Pwede niyo po ba sabihin sa katabi po ninyo, sa side po ninyo, na nandito ako para paglingkuran ka? Sabi ko, teka. Sabi ko po sabihin, huwag tawanan, okay? Sige, sabihin niyo po, nandito ako para paglingkuran ka. Parang ayaw niyo ah. Yes, nandito po tayo bilang lingkod. Tama po ba? Naglilingkod tayo sa brothers and sisters. Naglilingkod tayo dito sa loob ng church. Naglilingkod din tayo sa mga tao sa paligid po natin. Naintindihan po. Para sila maligtas, para sila ay maging kabahagi rin sa iglesia ng Diyos. Sa kapamilya ng Diyos na makakarating sa langit. Naintindihan po. Yun po yung tungkulin natin hanggang ngayon bago dumating yung Panginoon. Marami po tayong kailangan paglingkuran tungkol sa church at sundin sa kanyang kalooban. Isa na dun, yung pangaral po ng Ebanghelyo. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong chance. Hindi pa rin dumadating yung Panginoon, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Masigit natin naisin na sundin yung kanyang salita, lalo na sa pangaral ng Ebanghelyo, para sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid natin. At ganun din, sa mga brothers and sisters na newly saved, patuloy natin silang alagaan, patuloy natin silang gabayan, patuloy natin silang mahalin para kapag sila'y nakatanggap ng mga bagay na mahalaga, na kailangan nila, sila rin ay maging kamanggagawa natin para sa paglilingkod naman sa mas maraming brothers and sisters. Naintindihan po. Yun po yung tungkulin natin dito po sa loob ng church. Tayo po yung mga lingkod. Una, yung Diyos yung naglingkod para sa atin. At ngayon naman, tayo yung naglilingkod para sa Kanya sa loob ng church. Naintindihan po. Sana po, bawat isa sa atin, ay magkaroon ng puso ng may kagaya ng isang lingkod na Panginoon, mayroong humbleness, mayroong higit na pag-ibig, at mayroong lubos na pagsunod. Ngayon, ano naman po mapapala natin kung tayo maglilingkod? Kagaya ng nabasa po natin, balikan po natin dun sa ating main verse. John chapter 12. Basahin po natin John chapter 12 verse 26. Kung nakita na po, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi dito, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng meron pong gantimpala sa paglilingkod. Pangako ito ng Diyos, di ba? Sabi nyo, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Yes, may parangal dito sa lupa bilang naglilingkod. Pero meron pong masigit na parangal dun sa langit. At yun po yung dapat na i-aim natin. Yun po yung dapat na maging target natin. Yung parangal na nandun sa langit. Kasi yung parangal dito sa lupa, yes, temporary. Meron kang mag-gain na reward dito sa lupa, temporary mo lang yung ma-enjoy. Pero yung parangal na nandun sa langit ay pang walang hanggan. Naintindihan po? Ibibigay lang yun dun sa mga tao na naglilingkod. Naintindihan po? Gusto nyo po ba ito, brothers and sisters? Kung gusto, dapat magkaroon din tayo ng puso na naglilingkod. Naintindihan po? Tayo pong lahat, tayo mukot mo na lang. Banal at mahabagin namin amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya na napakinggan po namin mula sa iyong salita. Aming Ama, bilang mga lingkod,
Alam po namin na kami mahina, marami pa rin mga kakulangan, at hindi pa rin kami sapat sa iyong harapan. Ngunit meron po kaming pagnanais na matuto bilang isang lingkod at sumunod bilang isang lingkod at maglingkod ng may kapakumbabaan sa iyong harapan. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami at masigit niyo po kami palaguin para mas mahigit pa po kami makapaglingkod sa iyo, aming Ama. Muli, sa iyo lamang po kami umaasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ito po.